lang. Okay, next question. So, ganun ha? Ang ganun yung mga providensya kung bakit ka nakasama. Meron ka bang pinagsisihan o hindi ka nagsisi? At bakit? Wala namang pinagsisihan. Is, ito kasi yung kwento. Before ako napunta dito. Andin na. Wait lang. Andin na. 17 ba? 13. 13. Mas 13, Sunday. Sunday ng gabi. Tapos dumating kami Monday ng umaga. And nung Sunday, nasa AUP pa ako. Doon ako galing. And before ako paalis, masyado akong depressed ako. Sobrang depressed ako. Kasi nag-text yung father ko sa akin na nag-iwalay sila ng mami ko. Yun nga, na nag-separate sila. So yun nga, parang manhid pa ako nun, parang hindi pa nakaka-feel ng pain. Na pumunta akong BOA Kapalonga, tapos iwan ako yung family ko na broken. So, yun na rin nag-motivation sa akin na siguro ang hirap hanggang ngayon, seryoso. Parang hanggang ngayon nga, parang ayaw ko pang umuwi kasi hindi ko alam kung saan ako uuwi. Kung sa tatay ko or sa mother ko. So, yun na rin nag-motivate sa akin na pumunta ako na to seek peace, maghanap ng kapayapaan sa sarili ko na baka sakali may matutuwa ko dito na pwede kong i-apply sa pamilya ko. And fortunately, meron naman. Yun lang. So, throughout sa iyong karanasan, ano yung mga isang bagay na hindi mo palilimutan na nagbigay sa iyo marahil ang isang malaking aral o nakatulong sa paglabog mo sa spiritual o sa gawaing paglilingkod bilang Kristiyano? Ang hindi ko makalimutan is, ito ko yung first BOA ko sa first voice of it ko. So, halos lang ng first time dito nangyari. Dito ako natutong kumanta mag-isa. And kumanta mag-isa. Yun. Kasi choir ako, hindi ako sanay kumanta ng solo. Hindi ko alam, basta hindi ako sanay. Ayun nga. Dito rin ako nasanay kumanta mag-isa. Nagkaroon din ako ng... Napintin yung character ko na yung confidence kong kumanta. And yung pag-lecture. Yun. Nag-lecture ako about sa charcoal. Yun. And I've learned something din sa charcoal na parang gusto ko rin maging lecturer sa susunod na BOA. And ang pinakagusto ko dito is yung pagbabahay-bahay namin every morning na hindi ko siya makalimutan dahil although umaga-umaga siya, pero yung approach kami ng mga tao is papapasukin talaga kami sa bahay. Hindi ko makalimutan. Okay, so maraming siguro last question kung katulad ng ilan dito na mayroon silang nais na itanong tungkol din siguro sa voice of youth, ano? So, paano sila i-encourage na ang pagsali sa voice of youth ay hindi isang nakakapagsising pangyayari? Kundi, nais mo ko bang encourage sila na sila sumama sa voice of youth? O magsisisi lang ba sila? Nais mo, no? So, anong encouragement na gusto mong iwan sa kanila? Baka meron sa kanila nagbabalak na magkaroon ng voice of youth, na sumama sa voice of youth. So ano ang encouragement na nais mong iwan sa kanila? Encouragement ko is, before kasi, kaya bakit ngayon ako sumali, 1 year na ako sa AUP, magto 2 years na, bakit ngayon ako nag-BOI. Ang inisip ko kasi, mga ngayayat ako, parang mahirapan kami sa pagkain, baga. Nadap ko na yung baga dito sa bingo. Parang, problem yung pagkain. Pero na-realize ko na hindi pala problema yun na as long as you do your part for the Lord, grabe, busog kami sa Kapalonga, seryoso. Ang daming halos church meet, binibigyan kami ng pagkain araw-araw, every meal. And yun nga, hindi ko nadaba ako. Then, yun nga, encourage ko naman na huwag kayo matakot kung ano man yung magkurang sa BOI. God will provide, yun lang. Just do your best for the Lord, yun lang.
Okay, so siguro yung ibang questions sa isang lahat ng basically thank you mo. So, pag-pray. Mag-yan ay pag-pray natin si Mo, ano? Sa kanyang, na siya ay yung kanyang mga karanasan, sa kanyang magulang, bagamat despite na nagkaroon ng separations, ay naroon pa rin yung pagpapala ng Panginoon sa kanya sa gawain. So, isang tinatawag nating relief, na-relief siya doon sa kanyang paggawa. Siguway, tayo manalangin sa mga para kay Bong. Takilang Diyos, salamat po kay Bong. Pinupuri ka namin na nagtalaga na kaniyang panahon upang sumama sa isang paglilingkod Kristiyano, particular sa Voice of Youth na ginanap Panginoon sa Kapalongga. Hiniling namin na patuloy mo siyang pagpalain. At kanyang sigaraning personal, ikaw po lamang Panginoon ang siyang labis at tunay namin maaasahan na makapagbibigay ng kasagutan sa lahat ng uri ng conflict sa buhay na ito. Kaya amin po siya itinalaga sa inyo at kayong patuloy na mag-comfort sa kanya at magbigay ng kapayapaan at magbigay ng solusyon sa problemang pamilya ng kanyang pong pamilya. At sa ganyan siya muli mong i-encourage at ma-encourage din ang iba sa kanyang buhay na sila ay gustuhin nila mag-decide sila na sumama rin po, Panginoon, sa iba't ibang uri ng ministry, particular po ang Voice of Youth. Yung ang Banal na Espiritu Santo ang siyang manahan sa bawat isa at kayo din ang espesyal mong pagpapala. Dito po kayo po, alang-alang po lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. So, next from, siguro from Dait, ano? Sino ay mga nasa Dait dito? Si Ronel, may ano po ba? May groupmate ka pa ba na ano? Ayun, si Angelo? 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 Oo. Siguro talagang hindi natin mga yung ano, first time nag-speaker. Okay, so si Angelo, pwede bang little brief na pagpapakilala? At taga saan? Ganon? Ako po si Adelon Ray Manyarak, taga Nueva Vizcaya at 16 years old. Okay, so si Adelon, tatanungin natin si Adelon kung paano siya, sa pagsama mo ba sa Voice of Youth, ikaw ba ay pinilit na? O matagal mo na ba siyang naririnig? Gusto mo talaga siyang sumama? So parang in summary, paano talaga yung pagkakataon, bakit ka talaga napasama? Ano talaga yung pinakadahilan? Actually, sa as a theology, ito ay nasa curriculum rin namin nakabilang rin sa curriculum namin. Pero besides doon, talagang gusto ko talagang isama sa ministry ng Panginoon. So ano kaya yung bago ka sumama ng Voice of Youth, ano yung inaasahan mong mangyari sa Voice of Youth? Ikaw ba ay na-reach mo ba yung inaasahan mo? May mas maganda pa na nangyari o mas na-disappoint ka ba? Ganun ba? Ano sa tingin mo sa una yung tungkol saan ang Voice of Youth? Ano ba ang Voice of Youth nito para sa'yo bago ka sumali ng Voice of Youth? First time ba? First time lang? Ayun. Kung i-compare ko yung experience namin doon sa VOY compared doon sa iba, sabi ng mga ibang VOYers dati bako sumali dito sa yung mga na-experience na pala yun at maraming mga nakatakot daw, mga nakatakot experience, pero doon sa experience naman namin ay wala namang nag-obscure sa amin para hindi makapagtutuloy sa lumay ng buhay. So, paano mo i-describe yung karanasan na kayo ay nagbiministeryo? Ano ba mga naranasan mo? Halimbawa, ano ba mga uri ng mga ministeryo na naranasan mo during Voice of Youth? Nag-Bible study ka ba? Ikaw ba ay nanganta o ganun? So, ano mga ministeryo mo? At paano mo yung i-describe? Ano? Paano? Masaya ka bang ginagawa yun? So, ano ba? Paano yung lalarawan yun? Yung part ko dun sa VOY is interest coordinator. Pero since kulang kami,
pinilit ako ni Brother Ronel na mag-Bible study even though ganun yung sitwasyon. Kaya napilit ako, pero God works pa rin even though ganun imprunto yung mangyayari. So anong natutunan mo? Ano yung natutunan mo sa buhay habang ikaw ay gumagawa sa Panginoon? I-base ko lang doon sa pag-Bible study ko. So, ang natutunan ko doon, even though hindi ka nakapag-prepare sa pag-VOY, let God works. Yun lang. Let God works. So, thank you. Meron ka bang isang karanasan na hindi malilimutan na kasi kami po mga first time, ako lang po sa iba, yung first time namin nag-join ang Boys of God, yun yung pinaka, isa sa pinaka naging memorable. At especially yung mga karanasan mo na naging memorable. Ano yung pinaka naging memorable mong karanasan sa Panginoon during na itong first time mong Boys of God? Siguro yung pag-visit, visitation namin doon sa mga tatay, lola, dun sa bahay nila na yung i-wis ko na lang yung ano, background nila sa buhay. Yung dalawang mag-asawa na yun ay walang anak. May parang bang ano, hindi maganda yung sperm kaya hindi wala na buong anak. So, ganun yung ano. Hanggang nagtanda na sila. Nagtanda na lang sila na wala na gumana dun sa mga wala na silang mga generation pang darating. At yun, nung doon kami nagpasko, nag-celebrate kami ng mga ay nagbigay kami ng mga foods at yun lang. At ang nag-inspire po sa amin yung na dapat mag-urge tayo na magbigay ng mensahe dahil yung sitwasyon na nila ay tumatanda na lang sila na hindi pa na-renew yung mensahe ng Panginoon. Pero yung nagbigay sa amin ng insight doon is sa amin, okay lang sa amin na tumanda yung sa amin ni Kuya Arnel. Pero sila ay hindi pa nila nalalaman. So yung doon kami na urge na i-proclaim po yung mensahe ng Panginoon at yun. Last question, ano ang pinakamabigat mong dahilan kung bakit dapat ka pang sumama muli sa Boys of God? We must proclaim the message of the Lord because we are in the end times. We are in the verge of the episode of this world. Okay, so Jalon, sorry sa mabibigat na tanong, ano? So bago yan ay nais natin ipanalangin din si Jalon. Pasalamatan natin ang Panginoon dahil sa bagamat ganun po minsan, kami po mga theology students, minsan may mga required subject yan siya. Join ka ng Boys of Youth, mag-speaker ka, mag-coordinator ka. Pero bagamat yun ay required, dumarating kami sa pagkakataong ganun man, halimbawa yung master guide, recorded, bago ka graduate. Pero pagka pre-practice na namin yun, kahit hindi required yun, masarap sumama. Kung gusto mo siyang ulitin. Panalangin natin sa Angelo, tayo po yung panalangin. Dakila Diyos, salamat po muli sa isang kabata ito na nagtalaga ng kanyang mga sandali upang ikaw ay maglingkuran. Salamat din Panginoon sapagkat ang inyong probidensya ay gumawa upang siya ay mapadala Panginoon dito po sa lugar ng dahil. Inilig po namin na mga recipients ng kanyang paglilingkod ng kanilang grupo ay patuloy na pagpalain at makakita ng liwanag na naiwan at naitanim Panginoon at sa tamang kapanahonan na aalihin po ninyo upang sila po ay maging isang mga lingkod din po ninyo
na pagpapatibay sa iglesia. Hiniling po namin ang kanyang pakikilahok sa gawain ngayon ay magbigay din sa mga kabataan ito ng isang inspirasyon na kung paanong kagalakan pala ang nararanasan ng Panginoon sa pakikilahok sa anumang uri ng ministry, particular ang paggawa doon po sa iyong bukirin. Salamat Panginoon sa kanyang buhay. Salamat Panginoon sa mga kabataan naririto. Salamat Panginoon sapagkat ikaw ay gumagawa sa bawat isa sa amin. Ibig mo lamang po Panginoon ay maging willing ang aming mga puso. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, thank you, Angela. So, maybe let's go first to Alan.